Sir, itigil niyo na po yung kabalastugan niyo ni Mrs. Crisanta Santos. Makukulong po kayong pareho. Tawagan niyo si Director Carrion. Baka po natin pakiusap. Hindi, walang biro. Hindi, si Director Carrion. Totoo lang, sir. Ang talagang sabi ko nga sa inyo, first love ko yung si Crisanta. Oo. Ngayon, yan naman, sir, ang pag-ano niyo sa akin. Oh. Oh, sabihin na natin, mahal niya ako, no? Oh. Sabi na tayo, sir. Oh. Kaya lang, sir, siyempre, hindi ko naman, alam ba, kung pumupunta ko sa akin, hindi ko naman siya pwedeng ipagtabo yan. Oh. Diba ho? Lalo na kung halimbawa, lalo na kung kargado ka na sa shop ho, siyempre. Hindi ho sa kargado, sir, ng ano. Normally naman, hindi naman ho laging ganun ang nangyayari. Uh-huh. So, parating ho sa punto na, minsan, parating siya, naiyak, tapos minsan, mga ilang araw din walang tulog na hindi ko alam kung bakit. Oh, kasi pareho kayo nakasyabo. Sandali, sir, ito. Director Derek Carrion ng PDEA, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Good afternoon sa inyong lahat dyan, sir, sa programa. Opo. Director, gusto mong kausapin itong si Maynard? Baka may makatanungan ka sa kanya? Go ahead po, Director. Yes, sir. Nakamonitor na po siya, no? Oh, sige po, kausapin niyo po. Nagikinig po si Maynard. Kuya, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, sir. Oo, sir. Taga saan ho kayo? Taga Bae, sir. Bae. Saan ho yan, sir? Sa? Sa Bae. Sa may Bae, sir. Sa Lesba, sa ano, Laguna, sir. Sa ang lugar ho? Saan? Ito, sir. Sa may... Palapit sa Masapang, sir. Masapang, Victoria, Laguna. Victoria, Laguna. Apo. Oo, na... Narinig ko nga po yung usapan niyo ni Sir Rafi, maganda ho yung payo niya sa inyo. Baka pwedeng makinig ho kayo sa kanya dahil kung hindi, baka mamaya mabisita kayo ng mga kasamahan namin dyan o kaya ng mga kaibigan natin sa pulis. Apo, sir, apo. Naintindihan ko yung sir. Yun yung sinasabi niyong once or twice a week kayo gumagamit, madalas ho yun? Isang beses, dalawang beses sa isang linggo? Hindi naman po, sir, lagi. Hindi naman po ganun ka, ano, sir. Pag yung... Nasa may katawan naman po, sir. Pag gusto lang naman po, pagkaaya, wala naman yun, sir. Hindi ho. Siya po ginagamit yung kuya, siya po. Opo. Hindi ho. Hindi ho ako maniniwala na kaya niyong pigilan niyang kuya. Maniwala ho kayo. Sa tagal ko na rin sa servisyo, ito kami nila, Sir Rati. Sa dami na ho ng tinulungan namin na ganyan, hindi niyo mapipigilan yan. Dahil pagka naging sugapa na kayo sa siya po, ano ho yan? Regular na hanapin ang katawan niyo yan. Darating sa punto na hindi na kayo makakakilos, na hindi kayo nakakagamit. Sir na po, Direktora. Maynard, baka gusto mo sabihin yung address mo kay Direktor para pasya lang kami insan. Mapayuhan ka. Ayun na nga, sir. Okay lang naman po. Kung gusto niyo tumalaw dito. Okay. So, Maynard, pakibigay yung address kay Direktor para madalaw kanya, mabigyan kanya ng payo. Ano nung address mo, sir? Sir, ano? Gusto mo sa bahay po, sir? Oo, oh, siyempre. Sa bahay. Para puntahan sir, ka. Barangay Santo Domingo, sir. Barangay Santo Domingo. Okay. Barangay Santo Domingo. Sige po. Oo. Si yung binabanggit nyo kanina, si alias Giant ba yun? Giant, opo, Giant. Yun lang po, sir, kasi ang pagkakaano ko, pero hindi ko naman talaga actually siya kilala. Oo, naka-green na mountain bike, ano? Apo. Sige po. Okay. Salamat po, Director Carrion. At least meron natin may information. Magandang hapon po, Director. Thank you, sir. God bless po. Regards from Director General Wilkins Villanueva po. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Magandang hapon sa mga taga-PDEA. Okay. Mabuhay kayo, sir. Thank you, sir. Mabalik na lang tayo. Ito, seryoso na ngayon, ha? Napatawa tuloy ako. At least medyo napagaan yung mga stress natin na wala. Lumambot yung mga ugat natin. Kanina pa tayo stiff. Umaga. Sir Leonardo, gusto niyo po magsampa ng kaso? Oo, magsampa po ako ng kaso. Okay, sige po. Sasampahan po natin ang kaso si Mrs. Adultery, pati kasama itong si Maynard. And then, kasama pa po doon yung grave threat. Okay sa'yo? Sasampahan ko po ng kaso yan. Mrs. Hello, sir. Sasampahan daw kayo ng kaso ni Mr. ng adultery at saka grave threat. So, pwede kayo makukulong. Opo. Wala po problema. Basta ho, kailangan pati Mr. ko i-drug test na rin po. Kaya nga po, wala namang problema. Inaamin naman yan na nagdodroga din siya. Opo. Kasi ang sinabi po niya, 1 month na. Nung nakaraang linggo lang po, kagagamit lang po niya. Kagagamit lang niya nung nakaraang linggo? Opo. Pass na po. Hello, Leonardo. Sir. Okay, ikaw ilang beses isang linggo gumagamit? At saan mo binibili yung droga mo, sir? Sir, kailangan
kailangan ho, pare-pareho. Hindi po lang kinakailangan. Sir, kasi po yung asawa ko nasabat po, kaya hindi ko po kayo maintindihan. Okay, sige. Saan mo binibiling droga mo, sir? Sir, meron lang po nagdadala po dito. May nagdadala. Kasi kita ko lang po, hindi po ako labilo. Kasi hindi naman po. Okay. Sir, hindi naman po ako nakakalabas ng bahay, sir. Okay, sige. Sino nagdadala sa'yo ng droga dyan? Sabi mo, may nagdadala lang. Wala kang pambili. Okay. Sino po nakakalabas ng bahay, sir? Okay, sino po nagdadala? Anong pangalan? Ano ba to? Online order? Sir, ano po sa Kalamba? Kalamba. Anong pangalan? Sir, sa Kalamba po yun. Alam ko lang po, sa Kalamba po. Ano nga po pangalan? Anong pangalan? Malapit po sa crossing. Yun lang po ang alam ko kasi hindi naman po ako nakakalabas ng bahay. Okay, pero alam mo, malapit sa crossing, kaya hindi ka lumalabas ng bahay. Kinukuha mo lang doon. Hindi, sir. May napunta ko kasi dito sa banyo. Okay, sige po. Anong pangalan po nung nung runner? Sir, pangalan po na runner? Opo, opo. Sir, yung runner kasi dito ko lang po nakalala. Hindi po ako taga Resbayo, sir. Taga Kalubang po ako. Sige, okay. Sir, nangungupaan lang po ako dito sa Resbayo ngayon kasi nga po, kaya po ako nangungupaan dahil gusto ko pong mabuo yung pamilya ko. Kinuha ko po yung asawa ko. Dahil po sir, paglaya ko po, sir. Alam niyo, sir, ito na lang po. Ito yung hatol ko. Alam mo, kayong dalawa ni Mrs., magparehab kayo. Kasi si Mrs. Adik, ikaw Adik, ang kawawa rito yung mga anak nyo na nag-iyak, nalulungkot, nanggagalaiti, apektado sa pinanggagawa nyo yung mga matatanda. Ang apektado rito, ang casualty dito yung mga bata. Nag-guess nyo? Pareho kayo mga matatanda, bad news. Kailangan sir, magparehab ka muna bago kita tulungan. Hanggat hindi ka nagpaparehab kayong dalawa ng Mrs. mo, I don't think dapat kayong tulungan. Ang tulong ko maibibigay sa inyo is paparehab kayong dalawa. Payag kayo? Sir, pwede po ba musahita, sir? Sige, go ahead, sir. Kasi po, yung asawa ko po, gusto pong umalis. Gusto po, kaya ko po ginagawa to, sir. Parang po mabuo ang pamilya ko. Sir, magkasama-sama po kami. Eh, sabi po ng asawa ko, gusto pa rin yung makulong kaysa makasama po ako. Sir, ako po, lahat ginagawa ko po. Alam po ng mga anak ko yan, sir. Sir, paano mo mabubuo yung pamilya mo kung maging ikaw ay gumagamit pa rin ng droga? Sir, ayoko na pong gumamit, sir. Sa totoo lang, lumaya po ako, ayoko na po, sir. Hindi, kaya nga, sir, recently gumagamit ka na naman, bumalik ka na naman. Hindi, kasi po, yung asawa ko po kasi, para lang po siya makausap ko, yan po kasi ang nagiging ano ko po, sir. Gusto ko pa siya makausap. Sir, magpariyab muna kayong dalawa, saka ko kayo tulungan. Pare-pareho kayo, kapag kayo po imitama na sa droga, gumagawa kayo ng mga bagay na hindi dapat. Kasi wala na, clouded na, impaired na ang inyong judgment. Etong isa, nung manutok sa'yo, naka-drugs. Ikaw naman, pipigilan mo si Mrs. dahil sa tingin mo, pupunta kikabit at talagang pupunta naman, naka-drugs ka. Buti nga hindi kayo nagkasakitan, pareho kayong kargado sa droga. Nina, sa iyo ako naawa at sa mga kapatid mo. Meron ba kayong minor de edad pa na kapatid? Lahat kayo nasa edad na? Tamang edad? Years old. Oh. Nasaan ngayon yung 12 years old? Kasama po nila. Babae, lalaki, yung kapatid po, mo? Babae po. Nako. Pwede pong magsalita. Sige po, ma'am. Yung sinasabi po ni mamang nag-aano po si papa, hindi naman po yung ginusto ni papa, ay nagbabagong buhay na po si papa simula nung lumaya yan. Kaso po, si mama po, lahat po ng gusto kailangan ibibigay. Kaya po si papa, kahit ganun po yung gusto niya, ginagawa po ni Papa, maibigay lang sa kanya at huwag siyang iwan. Nakakagigil na eh, ang sama ng ugali. So, pag sinabi ni Mama, mag-drugs ka para bati na tayo, magda-drugs si Papa mo? Nagpapaano po yata siya. Sinabi po yun ni Papa sa akin. Nagagalit daw po si Mama sa kanya pag hindi daw po nagganyan. Okay, ganito Nina, kukontak kami sa DSWD para puntahan ang bahay ng Papa Mama mo. Gagawin ng assessment, lalo pat meron ka pala minor edad na kapatid, 12 years old, babae pa man din. Titingnan po ng DSWD kung anong narapat para dun sa 12 years old na kapatid mo. Pangalawa, may tinatawag na drug rehabilitation program, okay, community-based, sabi ni Director Carion, ito, sabi ni sa May Laguna. Now, tulungan mo silang dalawa na makumbinsi na pumunta dun sa community-based drug rehabilitation program, okay? Apo. Sige. Tatawagan namin mamaya off-air si Director Carion para tingnan natin baka yung PDEA makatulong din o yung ating PNP o barangay, kung ano pa man yun. At kung may pera ditong gastusin, ako na ang pupuno sa kulang. Na yung kung ano lang kaya ng gobyerno, yun na ibibigay sa inyo, yung kulang, ako na. Okay? Opo. Sige, ganun lamang. Kumbinsin mo papa mama mo na magparehab. Friday, usap tayo, okay? Sige po. Sige po, magandang hapon po sa inyo. Maynard. Sir. Huwag mo ibaba ang telepono. Para kunin namin yung exact address mo, mapasyalan ka ni Director Carion para mabigyan ka ng payo. Okay po,
po, sir. Sige po. At the same time, pwede mo nang tawagin yung mga ano mo, yung mga runner mo, para kausapin ni Director Carrion, bigyan ng payo para magbago. Sige po, sir. Wala naman pong ano yun. Oo. Runner, meron ba dyan ano, yung pusher, yung manufacturer? Wala, sir. Hindi ko po kilala, sir. Hindi mo kilala manufacturer? Oo, hindi ko po, sir, kilala. Hanggang runner lang? Opo, hanggang doon lang po, sir, ang alam ko. Wala naman pong ibang ano. Magbago ka na, sir? Okay? Yes, sir. Sige po. Alam ko naman po yun, sir, na mali yun. Talaga lang ano. Pero kaya naman, sir, magbago. Magbago po. Pero, sir, seryoso, kung gusto niyo pong dalawin kay ni Director Carrion, isama niyo na po yung nakabisikleta ng mountain bike na kulay gray para bigyan kayo ng payo ni Director Carrion ng PDEA. Okay, sir? Okay, sir. Wala pong ano yun. Okay lang po sa akin, sir. Okay. Ayan, Director Carrion, okay daw na pasyalan mo sila. Deal. Miss Hannah Lavina, MSWD o Los Baños, Laguna. Magandang hapon po, Miss Lavina. Hello po. Yes po. Meron po kasing mag-asawa rito na drug user. At meron po silang 12 years old na batang babae na anak. Mm-hmm. Okay. Gusto ko po sana na mapasyalan po itong bahay nito mag-asawa at gagawa na po ng assessment. Delikado po yung kalagayan ng bata at yung both parents are drug user. Tingnan niyo po kung ano nakabubuti sa bata, gawa niyo po ng assessment. Ibibigay po namin sa inyo off-air, ma'am, yung address. Pero tanong ko lang po, paano ho bang assessment ang ginagawa po sa isang bata, sa isang household na yung parents ay drug user at merong mga minor de edad na anak? Ano po nangyari? Ano po yung proseso? Nakandak po kami ng home visit at saka nagtatanggit po kami sa community nila, sa lugar po nila. Next po ay in-schedule po namin for psychological evaluation ng mga bata para ma-assess po yung situation po nila. Okay. Pag nakita niyo po na talagang hindi po nakaganda, hindi po maganda sa yung environment, hindi po fit ang mga magulang na para ialagaan itong bata and the environment is not conducive for apo the child to grow healthy, ipo-pull out niyo po yung bata, tama? At yes po, hahanap po kami ng immediate relative na pwede po magkukup sa kanila at kung wala pong available na relative, sa child caring agency po namin sila dadalhin. Very good, sige po. Off-air, ma'am, ibibigay po namin address nitong mag-asawa. Salamat po, Madam Hannah. Okay po, welcome po. Good afternoon po, ma'am, Miss Lavina. Good afternoon po, bye-bye po. Napapansin ko lang sa marami natin mga kaso na yung isa sa mga member ng family aminadong gumagamit ng droga and then the reason ba't sila nireklamo sapagkat sila ay nananakit o meron silang ginawa ng mga bagay-bagay na hindi na maganda para sa any member of the family ka nagreklamo and because of drugs. Now, meron tayong batas na hindi pwede puwersahin ang isang addict na iparehab because that's voluntary. Is there anything that we can do or come up with a law na yung taong deklarado ng addict at paulit-ulit siyang gumagawa ng pananakit even though ayaw magdemanda ng offending party, in that case ka mag-anak, can we come up with a law? Mm-hmm. Like that. Kasi po, sa karanasan namin dito, si Mister gumagamit. Paminsan-minsan lang po. Kaya nasasaktan ko yan siya. So, doon pala may pag-amin na. Yes, po. And yet, si Mrs. ayaw magdemanda dahil siguro sa awa, sa pagmamahal. Mm-hmm. Pamilya. And so this guy will continue on using drugs. Is there anything that the state can do? There you go. You have this guy, aminadong drug user, and then paulit-ulit na nananakit at ayong sampahan ng kaso ng kanyang misis. Pwede mo pumasok ang estado rito? Attorney Gary Tungo lang, Axios Party List. Magandang hapon. Yes, magandang hapon, Sir Rafi. Yung isang member of the family or one person na aminadong drug user siya, and then paulit-ulit na lang siya inireklamo dahil maybe sa pananakit o maybe dahil sa hindi magandang pag-uugali, yung paulit-ulit na nanakaw sa kamag-anak, and yet na kamag-anak walang lakas ng loob na idemanda siya. So, in this case, paulit-ulit na lang mangyari yung krimen at hindi magreklamo yung kamag-anak, the offending party. Now, meron tayong batas na hindi mo pwedeng obligahin ang isang addict na magparehab. Yes. Anong pwedeng gawin ng batas tungkol dito? Okay, first we define, Sir Rafi, ano ba yung crime dito or is there a crime in the first place? First of all, meron tayo yan. We have our Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yung sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, pinagbabawalan po yung use, possession, pushing ng mga dangerous drugs. Ito yung madalas natin na-remake Section 5 pati Section 11 charges. 5 is use, 11 is pushing.
Depende po yan sa amount. Kapag nahuli ka po, either one will be okay, skip natin yan. Paano yung tao hindi siya nahuli, pero inaamin niya, siyempre pag maghitid siya, hindi siya magpapahuli. And yet, inaamin niya na he's a drug user. He's a consistent drug user. Tapos consistent din yung ginagawa niyang kabalastugan sa kanyang pamilya o sa kanyang partner o kanino man na hindi lang siya mareklamo-reklamo. And yet, aminado siya na user siya. Pero meron tayong batas na bawal na ipilitin na iparehab yung isang tao. Can we create like a drug court na yung mga addict na ganito pwersahang iparehab kung hindi sila kayang i-demanda ng kanilang mga kamag-anak? Yes, sir. Dahil po dun sa dinefine ko na crimes, no? Hindi na po natin kailangan gumawa pa ng panibagong law. In fact, in almost all cities, meron tayong tinatawag na special drugs court. Dito sa drugs court na ito, mililitis yung mga crimes na yun. Now that we have this crime, how can we enforce it? Ang ating PDEA po, sila po ang office in charge of enforcing drug charges. Kapag aminado po ang tao, they can make an arrest, especially kapag nahuli po sila in possession or while using these drugs. Kapag ganito po, hindi po kailangan ng warrant. Hindi rin okay, let me cut you off. Now, what if yung sa kaso kanina, yung dalawang lalaki, pati yung nanay, aminadong nag-gumagamit ng droga? Si yes, Mr. and Mrs. gumagamit ng droga, si Kabit gumagamit ng droga, aminado sila? Yes, sir. At yun ang dahilan kung bakit sila nakagawa ng mga kabalastugan. Yes, sir. Kapag ganun po, nung narinig naman na ni Director Carrion yung sinabi ng ating respondent, so he has personal knowledge and therefore based on that personal knowledge, that probable cause siya, pwede nilang i-operate, pwede nilang damputin tong taong to, bring him to court, charge him with Section 5 or 11 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act, at dun po, mahuhusgahan kung makukulong ba siya or ma-rehab siya. Okay, kahit na hindi siya caught in the act, yung bang umamin lang siya na yes, addict ako at kaya ako nagagawa itong mga kabalastugan pero walang didemanda sa akin. Based on that alone, pwede na siya dalhin sa korte ng PDEA para kasuhan sa kay judge and then si judge pipilitin siyang ipadrug test at kapag napatunayan na talaga nagdrug siya, pwede siya ikulong? Yes, if they're willing to admit in open court, po, Sir Rafi, then definitely pwede. No? Ang only obstacle lang naman sa atin is that no person can be compelled to be a witness against themselves. So kung willing naman siya, aminado siya, and he or she wants to declare it before the court, pwede pong aksyon na ng PDEA yan para the court can immediately decide for him na magparehab ka na. Okay, yun ang gusto ko. Kung magapilitin siya, kung hindi ka kaya i-demanda ng kamag-anak mo dahil for whatever reason, mahal ka or whatever, then the court pwede maghimasok na, okay, ikaw ay salot na sa lipunan, therefore, ipapa-force rehab ka namin sahit sa gusto mo. Yes, sir. No, PDEA will be the one charging or filing the case against the person. Doon na po natin gagamitin yung sariling testimony ng accused against them with his conformity, of course. Pero wala pa tayo nakikita ganun eh. So pwede ba natin palakasin yung ganung klaseng batas kung meron tayo na regardless whether mahirap o mayaman? Ang problem po dito, Sir Rafi, is that we have to hurdle yung ating constitutional protection of a person to be self-incriminate himself. Meron po kasi tayong right against self-incrimination. Okay. Yun po yung hurdle natin dito. So it's constitutionally prohibited to make a law siguro na pinapaamin po ang tao. Hindi, alimbawa, sinasabi nung misis, nakita ko yan, nag-addict-addict yan, makikita mo naman talagang addict, ang itsura, at palagi na nananakit yan, and umamin siya, yes, nananakit ako dahil nakadrugs ako. Pwede bang gamitin ng korte yun na, okay, dahil dyan, ayaw magkaso sa'yo ng misis mo, pero yung estado na ang magkakaso sa'yo, at ang kondisyon is, ma-force rehab ka para hindi namin ituloy ang kaso against you. Yung state hindi na magtuloy ng kaso against you. Yes, sir. Nothing is prohibiting the PDEA from filing charges against persons that they think are committing drug crimes po. No? Pwede na po natin gawin yun as the law stands right now. Usually po nalalaglag lang to dahil sa evidence. Problema natin is that yun nga, we can't compel the drug addict to say na drug addict ako. Kailangan voluntarily nga gawin yun. Okay. De, kasi kaya ako natin pag-usapan yan dahil maraming beses dito na sertipikadong addict at umamin pa mismo. Tama po. And then, wala tayong magagawa. Sasabihin ko, ipa-drug test ka namin, ipa-drug rehab. Ayoko po, okay na po, kaya ko ito. So, wala tayong magagawa. Wala magagawa yung batas natin. And then, the following day or after a few days, gagawa na naman ulit ng krimen to, mambubugbog na naman, o magnanakaw ng mga gamit sa bahay. And then, wala tayong magagawa ulit. And then, a week later, ganun na naman yung cycle. Diba? Actually dito Sir Rafi, yung PDEA naman, all we have to do is to really encourage them to enforce the law. No?
very clear naman na umaamin na yung mga tao. They just have to really operate on the person para ma-charge ng crime. At least may magawa tayo kahit pa paano. Good. Okay, sige. So, ginagawa naman siguro ng PDEA in fairness. Siguro, ang dapat din gawin dito ay tumbukin yung mga big-time drug lord. Yes, correct. Versus yung mga pusher-pusher. Yung mga dealers, dapat yung mga pating, yung mga balyena, yun siguro ang tingin. Yes, sir. Strike at the source talaga dapat kung gusto natin matigil. Kasi kahit na lipunin natin yung 100 pusher o 500 runner, 1,000 user, pero yung pinagmumula ng drogang yon hindi natin nahuli, eh malilipat lang sa iba yon. So dapat correct. Huliin talaga yung main source. Yes, sir. Correct. Diba? Yun siguro ang dapat gawin natin mga kinaukulan. Okay, sige. Salamat, Tony Garretong, ng Access Partylist. No problem.